Yon, good day sa inyo mga master. Ang project natin ngayon, itong Toyota Land Cruiser Fortuner. Ang gagawin natin dito mga master, about sa charging, kasi umiilaw daw yung battery indicator dito sa dashboard mga master. Ayan, yan yung battery indicator mga master. Dapat yan mga master, pag start natin, dapat mamamatay yung battery indicator na yan. Ayan, hindi siya namatay mga master, nakailaw pa rin siya. Ibig sabihin yan mga master, may problema ang charging system ng sasakyan. Yun yung i-check natin mga master. Yak muna natin to. Open natin yung hood. Bali, check natin mga master yung kung may binibigay na kuryente yung alternator papunta dito sa baterya. Gagamit tayo ng tester mga master. I-set natin siya sa 20 DC kasi 12 volts lang naman itong i-check natin. Ayan mga master, kumakarga naman siya. Kaso lang nakailaw yung indicator. Ang susunod natin i-check mga master, yung wirings papunta dun sa alternator. Wirings. Nandito kasi yung alternator niya mga master, nandyan. Ayan, ayun, yun, yun. Nakikita niyo yan mga master. Yung may wire. Ayan. Yan yung alternator. Yan may socket dyan, mga master. Yun yung check upin natin. Kung kumpleto yung supply ng ignition, live wire, indicator, tapos yung pupunta sa computer box. Check natin yun mga master. Yan mga master, bali tinanggal natin yung air cleaner dito mga master para makapag-testing tayo dito, kasi pag hindi natin tinanggal, halos walang space, sobrang sikip. Yan, ito yung socket niya mga master. Itong yung lock, sa tapat ng lock dapat may supply yan na ignition yung isa, tapos yung pure white dapat may live yan na binibigay mga master para mag-function ng maayos yung alternator. Yan. Para maka-testing natin mga master, kailangan ulit natin ng multi-tester. Huwag kayong gumamit ng ganitong test light mga master pagka hindi nyo kabisado yung wirings, lalo na yung mga ganito. Kasi ito may kwento eh. Anong tawag doon? May connection ng computer box dito. Kaya baka magkamali kayo ng sundot, masundot nyo yung papuntang computer box, magkaka-problema kayo mga master. Kaya mas the best gumamit kayo ng ganito. Multimeter. Kasi ito, kumbaga, pagka positive yung kailangan isupply doon at nasupplyan ng negative, magkokontrahan sila doon sa sense ng computer box, may bibigay na piyesa sa computer box. Kaya itong ang gamitin nyo mga master, ganito multi-tester. Check natin yung supply dito sa alternator socket. Yan, kung nakikita nyo mga master, meron 12.30. ito, wala mga master. Itong pure white. Check natin yan mga master. Ang unang natin titignan, tignan natin sa may fuse box kasi may fuse yan. Nandito yung fuse box niya sa tabi ng battery. Ayan. Yan. Ito.
dito sa kwan, alternator supply. 1, 2, 3, pangatlo. Kaso walang laman na fuse mga master. Dito siya 1, 2, 3, pangatlo. Pangatlo siya dito eh. Yan. 1, 2, 3. Kasi bangga yata tong unit mga master, baka nabunot nila doon, kinuha nila doon sa kwan, sa pinagpagawaan nila. Yun, dito sa Toyota mga master, may spare fuse dito, ito. Kunin muna natin yung 10. 7.5 yung fuse niya, kaso walang available. Pwede na tong 10 mga master. Huwag lang sumobra sa 10, huwag lang tataas sa 10. 10 lang ang maximum nito mga master. Ngayon, check na natin dito kung masusuplayan na ng 12 volts to. Ayan mga master, meron na. Meron ng 12 volts. Meron ng live wire. Tapos may ignition na. Salpak na natin mga master. Isoli na natin yung cover tas air cleaner. Testingin natin kasi hindi pwedeng paandarin na hindi nakalagay yung air cleaner kasi magkukuan yan, magche-check engine yan mga master. Yan, naikabit na natin tong air cleaner. Hindi ko pa nahigpitan mga tong mga master pero okay na yan. Basta naikabit na natin. Kasi hindi natin pwedeng pandarin na wala ito. Itong air cleaner kasi may sensor dito. Yan. Switch on natin. Yan, umilaw na yung battery. Start natin mga master. Ayan. Kung nakita nyo mga master, nawala na yung battery indicator. Check natin yung charging nya kung okay. Ayan mga master, 13.7. Okay na yan mga master, good charging na yan. Okay na yung alternator charging nya. Yun lang mga master, sana makatulong sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea about sa charging system ng mga sasakyan. Huwag niyong kalimutan mga master na mag-subscribe sa ating Munting Channel. Maraming salamat.